Numero uno sa listahan ng mga kinasuhan sa Department of Justice ng kidnapping at serious illegal detention, si Julie Aguilar Patidongan alias Don Don. Kaugnay ito ng kaso ng anim na subungerong nawala noong January 13 sa Manila Arena. Batay sa investigasyon, farm manager at head ng security sa Manila Arena si Patidongan. Bukod sa kanya, walong iba pa na pawang mga gwardiya ng naturang sabungan ang kinasuhan din. Habang inaantabayan ang pangresolusyon ng DOJ sa kasong ito, kinumpirma ng mapapagkatiwala ang source ng GMA News mula sa Special Investigation Task Group o SITG sa Bungero na voluntaryong isinuko ni Patidongan sa Lipa City Police Station sa Batangas ang walo niyang baril. Kabilang diyan ang anim na pistola at dalawang assault rifle. Hindi lumutang si Patidongan at kinatawan lang daw nito ang dumating sa police station. Ayon pa sa source, alinsunod ito sa utos ng SITG sa Bungero sa kampo ni Patidongan na isurrender lahat ng kanyang mga armas dahil sa kasong kinakaharap. Paso na rin daw ang mga lisensya nito. Patuloy naming sinisikap na makuna ng panig ang kampo ni Patidongan. Ang ina ng nawawalang magkapatid na sina Nomer at Jeffrey Depano na nawala naman sa Santa Cruz, Laguna, naniniwalang tukoy na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng kasong ito. May ideya rin daw sila pero natatakot daw silang magsalita dahil malalaking tao ang mga ito. Gayunman, umaasa pa rin daw siyang buhay pa ang kanyang mga anak. Hanggang ngayon, nangangapa kami kung nasaan sila. Sana makita sila. Ibalik sila sa amin na buhay. Si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Bato de la Rosa, hindi raw nawawala ng pag-asa na mapapanagot ang utak ng krimeng ito. Ang ganda na pagkagawa na ng krimen na yun, pero at the back of our mind, alam natin kung sino yung mga tao na yun. Diba? The absence, almost lang. Kasi kung perfect, wala sa natin na pailan ng kaso. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.